So what's up guys, and welcome back again sa akin. Ano, medyo matagal nagpahinga, medyo nagkaroon lang ng hindi nagkaroon ng problema, problema talaga. And yun, nagbabalik na tayo dito. Ano, so idedire-diretso na natin to. Yun, so magre-react tayo dito sa interview ni Plik G kay Don Deng na Donggalo artist. Ano. So, Donggalo artist, so kung Ghetto Dogs man yan, no, ano, basta isang family naman yung Donggalo artist. So, basically, I'm a big fan ni Looney. So, kahit anong sabihin nila about kay Looney, so Looney sides ka rin talaga ako. No? Pero, hindi ako biased na tao o kung ano man. Basta, napaka-fair ko naman when it comes sa review ko. Sa mga before na review ko, kumbaga. Even now na magre-react ako dito sa interview ni Don Deng kay Plik. So ayun, tawag dito, hindi naman sa haters ako ni Don Deng, pero dun sa isa niyang sa review niya dun sa kanta ni Looney na Kalmado, medyo, to be honest, medyo pangit yung mga comments ko dun. Syempre may mga nakisabay sumang-ayon dun sa sinabi ko, na to be honest, dun sa part na yun medyo napaka-bias nung review niya, not like the other reviewers o nagre-review or nagre-reaction videos sa mga iba't ibang videos. Pero after ko mapanood tong isang set na to, as in 48 minutes kung makikita niyo, pinanood ko talaga siya, siguro this is the third time kung di ako nagkakamali bago ko gawin tong review na to na panonood. Yun, at tingnan ko to o i-analyze ko, pero certain part lang, yung part lang na medyo mainit-init talaga. So yun, yun, pangit yung sinabi ko kay Don Deng. Pero after ko marinig to, tama ba? He gained my respect. Na, ganun pala, ganito pala, okay, may point. So ganun lang naman, pag nagkakaintindihan, nakakapagpaliwanag ng side niya. Ako, wala akong problema kay Looney kasi si Looney tahimik na tao naman. Yun nga, hindi nga siya pala sagot sa mga diss track na nalalabas sa kanya. Pero after na marinig ko yung side niya, out of the track, na ito, interview lang. So okay, parang nawala yung konti lang naman. Hindi naman hates na sobra kasi so, hindi ko naman siya personal nakakilala. No? So yun, let's move on. Sara, ano, reaction, so play na natin. Na yung gustong iparinig sa mga taga-support. So medyo lampas na yan. Bago pa lang papasok dito. So ito yung pinaulit tanong. Ito medyo mainit na tanong ngayon. No? Ito yung medyo mainit na pinag-uusapan ngayon sa community ng hip-hop, mga kaibigan. Kung bibigyan ka ng pagkakataong kausapin si Loons ng personal, ano ang sasabihin mo sa akin? Wala! Hindi, joke. Siyempre, gusto kong ano yun. So, first and foremost, magbe-base ako in science, parang psychologically, based on the facial expression. So, wala naman siyang hate kay Looney. Ano? So, kung titingnan natin, napakakalmado lang, chill, vibes lang, kung ano yung tanong, yun ang sagot, no hates. Parang, syempre, kung galit yung tao, isang tao, dun sa isang tao na itinatanong sa'yo, may eager siya eh, parang may anger ng konti. Pero, sa facial expression niya, wala ako nakikita ng ganun. Hindi ako ganun kagaling sa science na, pero, instinct lang, common sense, parang ganun. Tuloy natin. Gusto kong talakayin ng malinaw at maayos na paraan ang lahat ng mga naging ano ba tamang term, parang yung statement at basta yung mga na opinion yan, gusto kong mga nabitawang salaysay yan, gusto kong pag-usapan yan ng maayos kung mabibigyan ng pagkakataon na makausap, yun nga. At gusto ko ring ano, paliwanagan kung ano ba yung talagang hindi ko naman masabing tama. Basta kung ano yung pinaniniwalaan ng karamihan. Hmm. Yun ang gusto kong ipaliwanag sa iyo. At sana ay
buksan mo ang iyong isipan at tinga na makinig din sa aking mga sasabihin. So, to interrupt lang, so kung titingnan natin yung subject na gusto niyang i-point out dun sa the way na sumasagot siya o sa sinasagot niya, hindi naman ganun ka serious yung issue na gusto niyang pag-usapan nilang dalawa. So siguro an hour, 1 hour, 2 hours na mapagkwentuhan nilang dalawa to habang nagkakape, chillax lang, parang gano'n. Kakape, nag-iossi sa kung saang bar, and then, yun, or sa kung saan man, bahay, sa condominium, o both of them, napag-usapan nila tong issue na to. So, napakagandang impact nun sa hip-hop community dito sa Pilipinas. Ano. Kasi, there is a chance na magkaroon sila ng, maging unite yung dalawa, sa napwersa ni Looney, and then syempre itong pwersa ng Donggala Records. So yun, sige, tuloy muna natin. So kung bibigyan ka ng pagkakataon makipag-debate, pwede. Hindi lang battle, ha? Oh, debate. Pwede. Merong ano, may cross-examine, may titindigan kang tema. So open ka pa. Open tayo dyan, oo. Maganda yan dahil matatalakay. Eh, maganda yun sa hip-hop, no? Mapag-uusapan. Oh. Debate. Kaya mo yung magandang... Magandang platform yan, ha? Hip-hop debate. Eto, kunyari, ikaw, papatunayan mong... Walang old school. Kunyari, gano'n, diba? Tapos ito, may old school. May old school. So, yun yung nang pag... Pwede yan. Pwede yan. Maganda, no? Pwede yan. Okay, yun. Pwede yan. So... Pero yung masasabi ko lang when it comes dun sa... gusto nilang mangyari sa hip-hop debate. For me, medyo technical yun. Napaka-rami ng pwedeng pumaloob dun sa ano yun, sa project na yun. Ano. Basta, for me, ha, kung titingnan ko lang, ano, siguro yung flip-top, okay na yung flip-top na dun kayo mag-debate. Pwedeng naka-rhymes, naka-multis, etc. Kung anong styles ang gusto mo. Fast trap, babagal, rekta, nire-rhyme, whatever. So, siguro okay na tayo sa plate top. Yun, nandyan si Bahay Katay, nandyan si Sunugan. Medyo, ano eh, para sa akin lang, ha. Hindi ko naman sa nire-reject or ayoko magbigay ng negative sa sinabi ni Plik, but medyo malabo at wala sa katotohanan yung hip-hop debate sa panahon ngayon. So, yun lang. Oh, ano pa yung mga iba mga gustong sabihin? Gusto ko sabihin sa kanya na napakagaling niyang lyricist. Mm-hmm. So, yun. Dito talaga, to be honest, nung binibitawan niya yung mga words na to, dito niya nag-gain yung respect ko na one of the haters ni Dondeng Unlimited. Pero yun, after ng mga sinasabi niya na good side na ni Looney, na to be honest, magaling naman talaga. Yun, sabi ko, okay. Din naman niya. Na-appreciate din naman niya. And, ito yung totoo. Kumbaga, yun si Loons. Yun yung talent niya talaga, na hindi niya pwedeng i-regret o disregard ng kahit sino when it comes sa talent as hip-hop dito sa Pinas. Ano. So yun, siguro tapusin natin to. Magaganda yung binitawan niya dito sa Lita, to be honest. Kung rate ko to ng 1 to 10, maybe baka mag-11 pa to sa akin. Napaka-hyperbolic na sagot ko. So marunong din na maka-appreciate talaga. Oo naman. Lalo na sa mga kababaihan, na-appreciate natin ang kanilang ganda. About skills. Skills. So, yun nga, walang question. Looney, Marlon. Hindi ko nababanggitin yung ibang pangalan mo. So, magaling kang lyricist, magaling kang rapper, magaling kang mag-interpret ng mga lyrics, magaling ka sa entablado, at malalim ka rin na manunulat. So, walang question sa iyong skills. So, ang nagiging problema lang natin, nagiging problema lang natin ay yung kananaw mo sa old school, new school, sub-genre, at marami pang iba. So, maybe sa mga susunod na videos na i-upload natin,
medyo gawin natin topic yung old school at saka new school na rappers. Pero hindi yung ganito na medyo technical o maraming technicalities na kailangan nang galing ka sa old school o na ito ka sa new school. Basta siguro mag-define ako ng mga rappers na literally old school na and then rappers na new school talaga. So yun. So yun lang ang nagiging problema natin eh. Yun nga, kung mabibigyan ng pagkakataon na magkaharap tayo at magkausap, ako ay bukas at willing na ipalakayin ang mga bagay-bagay na pinagtatalunan sa ngayon. At sana ay buksan mo ang iyong isipan at tenga at pakinggan ang aking pananaw. Pero kung ayun, to interrupt lang kay Flick, ganito. Kaya din naging okay sa akin si Dondeng kasi syempre sa mga lyrics nila na binibitawan sa diss track nila, parang kala mo yung papatay ng tao, magsasalvage na, o gagawa ng dahas. So, sasagot niya to, sasagot niyang ito, kumbaga yan, medyo nalinawan ako kasi napaka old this na, parang yung mga ganong style na kailangan may masaktan na ibang tao, ibang rappers, magkasakitan yung mga artist para lang masabing sila yung malakas. So dati ganun talaga, literally, na nagbabarilan, nagbabatuhan, sulpakan, saksakan, etc. So yun, so sa panahon ngayon, napakapangit na nun. Parang tulad ng maraming nasalanta ng bagyo, maraming naghihirap. So instead na gumawa ka ng mga bagay na ganun, na marami pang madadamay o may makakadamay ka pa ng iba. So it's better na pag-usapan na lang kung sa kanta nagsimula yung gulo, sa kanta na lang din tapusin. Ano. Huwag na mag-physicalan. Ano. So we're not going young, we're going old. Ano. So huwag natin sayangin yung buhay natin o aksayain sa wala. Yun. Ang pagkakataon para makapag-usap kayo ay sa pamamagitan ng rap song dadaanin. Yan yung sinasabi ko. Isang Dondeng. Pwede siguro, pero kasi ano eh, napaka-limited ng aking time. Although ang pangalan ng aking kumpanya ay Dondeng Unlimited. Limitado po ang ating oras dahil sa dami ng ayan, ating... Ayan, so maybe hindi ko natatapusin. Kasi kumbaga, tapos na naman yung statement niya kay Loons. And yun, itong short... mga siguro 10 minutes, almost 10 minutes na videos na nireakan ko na pinanood natin. Ayun, parang tapos na yung usap. So to be honest, na-check ko yung mga bagong kanta nila. So parang medyo nalalayo naman na sa pangalan ni Looney. Siguro malapit na itong magkasundo. No? And we hope na maging okay na yung dalawang grupo, dalawang tao na yan o kung ano man. And then parang ito nangyari, si Aklas naman ngayon ang nagkakaroon ng mga diss track, ano. So yun, tingnan natin yung mga susunod na mangyayari, pero sana maging okay at kalmado ang lahat. And then dun sa mga nasalanta ng bagay dyan, ingat kayo palagi, always pray lang, ano, sumiawa ang Diyos natin. So yun, peace out muna ako.